Kaugnay pa rin po ng balitang yan, makakapanayam natin si outgoing Customs Commissioner Faeldon. Magandang gabi po, Commissioner Faeldon. Magandang gabi po, Ma'am Jess, at saka sa ating mga nanonood. Nagpulong daw ho kayo ni Pangulong Duterte sa Davao. Pwede po bang malaman kung ano ho ang inyong napag-usapan? Nako, pasensya na po ma'am, pero hindi po ako nagbigyan ng permiso para ikwento po yun. So, hindi ko po pwedeng talakayin ma'am. Mm-hmm. May inaluko ba siyang bagong pwesto sa inyo? Kagaya ng sabi ko ma'am, siya lang po ang mayroong authority siguro na discussion kasi hindi po ako nagpaalam na i-discuss yan sa public. So siya na lang po ang makakasagot po. Aha. Kahapon po dun sa inyong press conference sa Taytay, dun ho sa basketball court, meron ho kayong mga ipinakitang mga dokumento. Parang sabi nyo, ito yung mga ebidensya ko laban sa anak ni Senator Lacson na si Pampi o si Panfilo Jr. Meron pa ho bang ibang ebidensya kayo na na-discovery after nyo pong isiwalat yung inyong na-discovery kay Pampi Lacson? Opo. Kaya lang, dahil ito po ay case that we are currently developing, ito po ay hindi to ordinaryong kaso ng administratibo, kundi isa po itong criminal case na malaki po siya. That's why, at hanggat maaari sana, ayaw kong i-discuss yung details of the cases. Kasi this definitely going to be filed na kasong kriminal, oo. Mm-hmm. But every day, we are getting additional informations that can be used to file this. In fact, it's not an ordinary criminal case, but we are looking at participation of so many groups and individuals, including some potential collusion of our own people. So ito yung, that's why we're very silent about this. Okay. And I would like to point out that may nagsasabi pong nagtatanong na bakit po hindi ito kinasuhan kagad nung last year? Ito po yung ating paliwanag doon. Last year, nung nauna natin na alert, binigyan natin sila ng 1 month to submit all the required documents to clear their shipment. And we coordinated with DTI. After 1 month, nakaproduce po sila ng papers that we believe, we give them the benefit of the doubt, are genuine. That's why after 1 month, in the absence of the response of DTI in our request to authenticate the documents they sent to us, we release it to do our mandate in trade facilitation. If we file the case in that time, the maximum case that we can file is administrative, and then that's going to be just a suspension of for several months. And ito yung gusto ko rin may report sa ating mga kababayan na meron na po kaming suspended na more than 800 in just 1 year. I would like to also ask our kababayan na i-review nyo yung last 6 years at bilangin nyo kung ilan po nasuspindi. Yan. And then another 1,400 cases, we are silently investigating. Matatapos po ito sa September 15. And I'm sure more than half of this we're going to be suspended or canceled yung kanilang accreditation. We are doing this silently. We published the list of these more than 800 we have suspended na importers, and then another 65 na we suspended accreditation of brokers in our website. But we did not publish the names. So, yung tanong nyo, meron pa bang ibang mga tao, personalidad na kakasuhan? Hindi po kakasuhan. Nakasuhan na po at nasuspindido na po. If you want to review the owners of those more than 800, makikita nyo po doon kung sino-sino may-ari. Kasama so, ho ba doon? So, this is not an isolated case. In fact, kasama ho ba doon si Panfilo Lacson Jr.? We don't publish. Hindi po. Itong Bongiorno is, we do not want a admin case only because this is a bulk cargo. Okay. In our case, bibihira pong magkaroon tayo ng kaso na bulk. Ito yung barko-barko, hindi yung container. That's why we want to make sure that we have a strong case na criminal case. Hindi yung pag final namin yung last year, administratibo lang po yun. Suspension ng ilang buwan, balik sa negosyo. Hindi po rin natin nahuli at nakita kung gaano ito kalaki. Yun yung dinevelop po natin. So, mga kababayan,
We do not just want to file a case so that there's a case. We want conviction also. Mm-hmm. So hindi ho ito rest back lang kay Senator Lacson a day after nag-privilege speech ho siya sa Senado at sinabing sangkot ho kayo sa TARA pati ho yung inyong mga kagrupo sa Magdalo. Hindi po, ma'am. Because I was waiting for the senator at the start of the Senate hearing to make some disclosure. You know, when there are in Congress, pag nag-interpolate si Congressman Rocky, he also make disclosure. I want to inform everybody that some of these accused are my former clients. Mm-hmm. Yung ganun ba? Mm-hmm. So I was expecting the senator to make disclosure that I have a son who is actively engaged in business sa Bureau mm-hmm. of Customs. Mm-hmm. Yun yung ina-expect ko. Now, all of a sudden, he come out with a very responsible accusation. And he knows me personally, I'm sure. Because I was one of his operatives during PAOK-PF. Mm-hmm. I was one of his early company commanders in Mindanao. Mm-hmm. And then, most of the officers he has accused. That's why I got offended. Teka muna, Mr. Senator, do you know that you have a son that is really engaged and we're currently investigating? Because you seem to know everything in the Bureau of Customs when you said that. That's the point why I informed the public that we are also investigating your son. Mm-hmm. But this is not the only investigation we are conducting against. Sabi ko, 800 na po ang nasuspindi doon namin. Mm-hmm. And by September 15, the investigation of another 1,400 na importers will be completed. So we are doing our job silently. We're not announcing it to the world. We're investigating Mr. So-and-so. That is not how we work. Okay. Go to the Bureau of Customs and we'll provide you the data of what we have done. Mm-hmm. Last question po on this matter bago tayo mag-move on sa iba pa. Ang sabi po ni Senator Lacson kahapon, hindi siya maglalakas loob na magsalita against the Bureau of Customs at sa inyo kung meron daw po masasabi rin sa kanya. Ang sabi niyo naman, kaya ginagawa ni Senator Lacson yung pag-akusa sa inyo, dahil you were closing in dito sa kumpanya at sa kanyang anak. Ganito po yan, ma'am, you know. This is our parts of the merits of the case. But I would like to point out one thing. Mm-hmm. Buongiorno, meron siyang capitalization na 20,000. Mm-hmm. Few months after that, na na-accredit siya. Ito, kaya nga, yung sources ng information niya, by the way, alam na po namin, ito po yung isang siniba ko sa kanyang katungkulan dahil maanomalya yung pag-accredit niya ng mga importer kagaya ni Buongiorno. Si Buongiorno, nag-apply siya ng accreditation as importer of computer parts. Ang kanyang accreditation is 20,000 lang. Aha. Few months after that, meron nakuhang kontrata si Buongiorno na $48 million ang halaga. Mm-hmm. At doon sa kontrata niya ni Buongiorno, kada mag-order siya ng shipment of cement, he has to pay $1.2 million US dollars. That's equivalent to 55 million pesos. Saan po niya kukunin yan? Sa 20,000 lang na capitalization. Mm-hmm. That's why when I saw this, I got interested in this Buongiorno company. And today we have a very big organization that are involved here. It's not just one company. There are two other companies that are involved here. And a lot of personalities. Uh-huh. I don't want to disclose the details of this because this is a case that we are developing a strong case. It's a criminal case po. Uh-huh. That's why, sa mga kababayan natin, mm-hmm. yes, I respect your opinion, but this is a strong case. Paano ho nangyari na ang deklarasyon ho nila ay computer parts yung kanilang i-import, naging ilang shipment, 67 na barko ng simento po yun. Yun ho ba, wala ho bang liability itong Buongiorno dito? Parang misdeclaration din ho ba yun na maitutulad as aside from your charge na smuggling ho rin ito, itong ginawa nila, technical smuggling? Opo. Yung head nung customs na unit, wala pa po ako, na nag-accredit sa kanya, ito yung sabi kong siniba ko few mm-hmm. months after, I assume, because I find out na anomalya po yung kanyang pag-accredit ng mga importers. Siya rin po yung aming nalaman na nagbibigay ng information kay Senator. Mm-hmm. So, nakikita niyo po yung angulo nitong itong kasong ito.
siya po yun. Siya po itong abogado. So, nakakalungkot, but this is a very big case that really has so much vested interest in it. Mm-hmm. And then I'm trying again really to protect the interest of this country here. That's why I really got offended when the senator came out with a sweeping statement na, and my God, I want this investigated. In fact, a month ago, I wrote a letter to the president asking the president to form an independent body credible to investigate everything. I also wrote a letter to the World Customs Organization, to our Secretary General, to also conduct investigation about the technical issues of our system. Uh-huh. I'm the first one who's very interested in conducting investigation, and I welcome all investigations. So please, I want you to investigate this. Uh-huh. Pero ang puna naman ho sa inyo, bagamat nakapuntos ho kayo kay Senator Lacson, mukha dito po sa inyong expose tungkol sa kanyang anak, pero binabalik ho ng iba, lalo na sa social media sa inyo, kayo nga napalusot nyo yung napakalaking shipment ng shabu. Anong maisasagot nyo naman doon, Commissioner Faeldon? Opo. Ito po yung epekto ng script ng investigation sa Cebu. Mm-hmm. Ang sinasabi ko parati, lahat ng nahuli namin sa Cebu, 8 billion na po yun in one year, as big as the nahuli ng 6 years ng previous administration, just for the record, ay responsibilidad ko at lahat ng nakalusot ay responsibilidad ko rin. But if you look at, it is by law that it is smuggling, stopping of smuggling is not the direct responsibility of the commissioner. Mm-hmm. Nakasulat sa batas, that is the responsibility of the collectors. I do not micromanage more than 30 collectors nationwide. I cannot be every port. That's why in the law, it's very specific that all type of smuggling and contrabands that comes into the country are the primary responsibility of collectors. Mm-hmm. That's why nung nakalusot ito, because of their script, they want me kick out because marami na pong natamaan dun sa 800 na nasuspindido natin. At maraming tatamaan sa 1,400 na iniimbestigahan na natin ngayon. Mm-hmm. That's the bottom line. They want my head out eh. Opening statement pa lang ni Congressman Barbers eh, dispositive portion na. Nananawagan na siya ng resignation ko. Mm-hmm. So, their script is to kick me out. Aha. And let's ask them, kasama ba kayo dun sa mga nasuspindi ko ng mga importers kaya masama ang loob niyo sa akin? O kasama ba ang kumpanya niyo dun sa 1,400 na iniimbestigahan ko na matatapos sa September 15? The bottom line of everything that they're doing is to kick me out. Mm-hmm. And yun eh. That's why this Shabu, ako nga nagpahabol when we got the information, kaya nahuli siya, we only spent 3.5 hours upon receipt of that information to apprehend it. And then ako pa nagpalusot. It's mm-hmm. so easy to say that, but marami na po kasing lumalabas na eksperto sa customs management, except me, because until today, Ma'am Jessa, mga kababayan, Jessica, sinasabi ko wala akong alam sa customs. Mm-hmm. Isa lang alam ko, magsabi ako ng hindi sa inyo. Lahat ng irregularidad nyo dyan, maghihindi ako kahit sino ka pa. So hindi ako eksperto. Until ngayon, wala akong alam sa customs. Isa lang pa rin ang alam ko. Pero ang dami ng eksperto. Nakabasa lang sa social media, narinig lang si Senator Dick na nagngaw-ngaw dyan, narinig lang si Senator Lacson, narinig lang si Ace Barbers, eksperto na sila. Uh-huh. Susundan na yung linya. I'm sorry, but this is your country. Let's fix it. Mm-hmm. So ano hong sagot dun sa tanong nyo kung sila Barbers pa at yung ibang kongresista eh kasama dun sa mga sinuspend nyo na may ties o may ari ng mga kumpanya na may kinalaman sa customs. Eh, kayo ho nakakaalam yan dapat, di po ba? Kasama ho ba yung mga congressmen dun sa mga sinuspindi nyo? Yes, ma'am. But this is how I approach a case. Mm-hmm. When the cases are filed and pupunta sa akin yung didesisyonan ko how to punish them, I do not ask for the list of the owners. Mm-hmm. I look at the merits of the case. That's why I'm pinapublish lang namin the name of the companies. Mm-hmm. I never ask the owner. You can go to the customs and ask them. Kung dun sa 800 na sinuspindi ko at 1,400 na iniimbestigahan ko, kung meron na dun kahit isang tinanong ko, sino ba may-ari nito? Hindi. Mm-hmm. I depend on the merits of those cases.
That's why ang tanong ko, if you're interested, you can go to customs. Because those are, in my day one of service, I'm still the commissioner up to the end of the month. Sabi ko, lahat ng dokumentong gusto nyong hingin, libre nyong kunin. Mm-hmm. So, 1,400 po yun sa plus 800. Marami kayong makikita dyan. Okay. Sabi mo ni, ang sabi po ni President Duterte, napalusutan daw ho kayo, malinis daw ho kayo, naniniwala siyang wala kayong kalokohan, pero napalusutan daw ho kayo dahil yung customs nga raw po ay maraming corrupt na mga tauhan. Ano hong masasabi niyo doon sa sinabi ni President Duterte? As always, I've been saying, ma'am, Jessica, sa ating mga kababayan, although clear sa batas, it is by law kung sino yung responsibilidad niyan, but as the commissioner, sinabi ko ito nung umpisa pa lang ng investigation, I take full responsibility sa lahat ng nakakalusot doon. Mm-hmm. But let me point this out, ma'am. Did this senators and congressmen conducting the investigation ever ask themselves, ano ba ang kakulangan ng customs? Matagal na tayong senator, nakailang term na tayo, matagal na tayong congressman. Did we provide the requirements of the customs so that they can completely block the entry of smuggled commodities to the country? Ilan ba ang kapasidad ng X-ray nila? Meron ba silang mga barko pangharang sa karagatan? Meron ba silang, maganda ba yung kanilang computer system? Hindi po nila ito tinatanong eh. In aid of legislation, I believe they should ask the weakness of the Bureau by this time so that they can help improve our capability to stop smuggling. And how many personnel do we have? We have 7,000 islands and we have less than 3,000 personnel. Eh hindi pa, kung magtigisa kami ng isla, kulang na kulang pa po. Mm-hmm. Okay, compare it to Malaysia, they have 11,000 personnel. Indonesia, they have 15,000. Mahalos magkasinlalaki lang tayong isla. Bansa. So these are the things that I would like them to see. Please naman, do not just try to find the fault of today. Mm-hmm. These are your product, my dear honorable congressmen and senators. The customs today are your product, not mine. You want me to fix it in just overnight? The custom has been the worst customs in the world, the worst agency in this country for 117 years. And now you want to blame all of this to me? Mm-hmm. Yes, I'm taking all the blames. But ask yourself, have you fixed it? Ilang taon na po kayong congressman? Have you provided enough funds so that the requirements of the Bureau will be completed? Senators, and you have not asked that after 1 month of this investigation, have not asked me what are the directions of the Bureau that you want it going. What are your strategic plans for this Bureau? Wala po kayong tinatanong. Yun yung trabaho ko. You want me to answer the jobs of our rank and file dun sa field? That is not my job, my dear honorable congressmen and senators. And ask yourself also, what have you done to this Bureau? This is your Bureau. This is not my Bureau. You're as responsible as me for the failure of this Bureau because it lacks so many things. And it is not me who's going to provide that. It's supposed to be you several decades ago. You have to answer that also sa ating mga kababayan. Okay. Last, you try to blame me. Mm-hmm. Yes, I take the blame. Sinabi ko yan, everything is mine. Mm-hmm. But take also responsibility for your failures to develop the Bureau as a capable Bureau to stop smuggling. Uh-huh. Commissioner, last question ko na ho, just to turn this issue around. Ano ho, may pag-asa pa ho kaya sa palagay ninyo ang Bureau of Customs o dapat ba i-privatize na lang? Tanggalin na yan sa kamay ng gobyerno given na napakalaki ng potential nito, no? 100 billion ba o hundreds of billions dapat ang ipinapasok nitong pera sa gobyerno kung walang korupsyon. Eh kung ganyan ho, kayo mismo sinasabi nyo, ang tagal na nitong corrupt. Hindi ko to kaya. So sa palagay ho ninyo, may pag-asa pa ho kaya ang Bureau of Customs? Malilinis ho ba ito in our lifetime? Yes, ma'am, kaya. Madali lang linisin yan eh. Mm-hmm. But I'm addressing this to the congressmen and senators. You're the legislators here. I've been telling this since my day one. Let us legislate a law that prevents
political influences or recommendation from any politician except the president, who has the power to appoint. Mm-hmm. It's only the president who can recommend employees in the bureau. Let's make a law that prohibits that, meaning everything is very professional. Because today, this is the truth. This is the truth. A congressman, a senator will say and recommend this. And they start protecting their interest inside the bureau. Mm-hmm. So the procurement process of personnel is so flawed. And then we don't have training. They just go there and start wearing uniforms and do their job. In the other Bureau of Customs in the world, they pass through academy training. They mold their people, they grind them to become incorruptible. In Indonesia, 4 years po yung academy training nila bago sila pupunta sa support. Dito, pag pinadala ka na ni Congressman, one and a half hour orientation, nandun ko na support para bantayin mo yung kanyang kargamento. That is how bad the procurement process of our personnel. If that alone, maayos natin, it can be fixed. That's why by October 1, class 1 of the academy that we have organized will supposed to start. Hopefully, it will be pursued. Because we have to attack first. We have to correct first the procurement process of personnel. And we have to restructure it. You know, from salary grade 30, that is me as commissioner, and to the lowest, supposed to be 13 ranks lang yun, they created a promotion system with 129 ranks. It's so hard. It's so hard to manage a system that way. That's why we restructured so many things. Makapal po yun, in 10 months, I come up with the restructuring of the bureau. Nandun na po yan sa finance. Magtutumas na po yan na nire-review nila. If that restructuring will be approved by the president, finally, all the reforms in the bureau will be put in place. It anchored in that restructuring based on the new law of CMTA. That CMTA law is a very good law. Okay. So I believe it can be fixed. Mm-hmm. Pero itong mga senators and congressmen will come up also with the law that prevents the corruption of personnel in the bureau. We have to insulate them. Dapat na silang mag-appoint, di ba? They have to be away. Opo, ma'am. Let's come up with the law. Presidente na lang because the president has the power to appoint. Siya na lang allowed. All others, it will be punishable by law kung magpadala ka ng recommending mo dyan. Okay. So that it will be highly insulated from influences outside the bureau. It can be fixed, ma'am. It can be fixed easily. Maraming salamat Make po. Make that law and I guarantee you will have a very honest. Yes, ma'am. Pasensya na ho kayo, Commissioner Faeldon, kasi thank you po, ma'am. Medyo konti lang po yung oras natin. But nagpapasalamat ho kami sa inyo sa oras po na ibinigay Salamat nyo po, sa ating programa ngayong gabi mula po sa Davao. Salamat po ng marami. Salamat po, ma'am. Sinubukan din po naming makapanayam si Senator Ping Lacson in the interest of fairness, pero tumanggi muna siyang magsalita. Pero itinanggi na niya kahapon ang mga paratang ni outgoing Customs Commissioner Faeldon na sangkot sa smuggling ng simento ang kanyang anak na si Panfilo Lacson Jr. o Pampi. Hindi rin daw nagpadala ng pera ang kanyang anak sa customs gaya ng sinabi ni Faeldon. Dagdag pa ni Lacson, siya raw mismo ang kakastigo at magkakaso sa kanyang anak kung sakaling sangkot ito sa smuggling. Wala rin daw siyang kinalaman sa negosyo ng kanyang anak. Wala rin daw smuggling ng semento dahil hindi naman daw ito sakop ng customs tariff and duties.